Yon, good morning. Okay na ba? Good morning, Jalen Project. Yan, malino ba? Can you see? Yan, kita ba rin? Yan, hello po sa inyong lahat. Happy Sunday. Hi, kumusta po kayo diyan? Naka-live na tayo. Yun. Okay ba? Mali daw? So, isin ko lang yung camera. Yan. Ang gulo ko po. Anyway, guys. Good morning po sa inyong lahat. And sige, bati muna tayo. Hello sa ating viewers. Sa lahat ng viewers. Babati muna ako. Hello po sa inyo dyan. Ako po, sobrang excited po ako na mag-share sa inyo ngayong araw na ito. And this is my first time na mag-share ng story ko, sa journey ko sa networking career ko for the past few years. And this is my first time na talagang sabihin kung paano ba talaga ako nagsimula from field to online. And isa ako sa masasabi ko na talagang I'm a fielder na na-converting po sa online. And bati muna tayo sa lahat ng nanonood po ngayon. Hello po sa inyong lahat. Malinaw ba yung ating live? Malabo. Siguro, sila, nakapatay na doon? Hindi ko pwede patay niya. Ako na dyan. Okay. Update na lang ako rito sa isa. Yun. Sige, bati tayo. Siguro, before we start, check ko muna lahat ng team kung nandito ba. Yeah. So, rara tayo, guys. Comment nyo po kung saan kabilong na team. I-comment po sa baba para talagang maramdaman natin kung gaano kalupit ang puwersa ng buong Jalen Project at puwersa ng buong empowered consumerism. And syempre, kung anong grupo kabilong. So, nandyan ba lahat ng immortal? Comment sa lahat ng immortal dyan. Hi, sa lahat ng immortal. Comment naman dyan. Yes. You know, hello. Bati muna tayo. Siyempre, gusto kong batiin. Walang iba kung hindi si Big Z, si Papa Z. Grabe, walang nag-intro sa akin. meron pa ako anong kagabi ng Big Z. Ayun. Yung mga nanonood sa atin. Hello, comment kayo dito. Jean Verdoro, hello sa'yo, Jean. Si Attorney Drew Magturo. Hi, Capetology, Attorney Drew. Hi, Abby Serrano, watching from Ortigas. Ayan. So, comment nyo sa lahat ng immortal. Nandyan ba kayo? Shout out sa lahat ng immortal. Diba? Nandyan ba ang... Wala pa akong nakikita ang comment. Nandyan ba ang Royals International? Yes. Nandyan ba ang Royals? Comment naman po sa lahat ng Royals. Kung proud na tatak Royals ka. Sino pa ba? RBI team. Shout out sa lahat ng RBI. Shout out sa lahat ng First Class International, FCI, and FCE under the leadership of Mentor Zandro and Mentor Mins Tibor, ang ating chairwoman. Yeah. So, masyado daw maliwanag ang face. Masyado maliwanag ang face. Dami na. Dalawa po kasi ilaw ko. Aray ko. Patayin ko na siguro itong isa. Ayun. Oh, mas malinaw ba? Shout out sa lahat ng Jalen Project Infinity Empire under the leadership of Mentor Abby Serrano. Yan. San pa ba? Ano pa ba yung mga team natin dito? Lahat ng talks. Top Team International. Hello sa inyo dyan. Si Mentor Kim Lagrosa. Yan. Ano pa ba? Ang mga grupo natin dito. Madami. Hindi ko na isa-isahan pa. Siyempre, bago ko makalimutan, ang aking team, Audi Unstoppable. Andyan ba ang mga Unstoppable? Comment naman dyan. And share this live. Share nyo po sa lahat ng kakilala nyo. Share nyo sa timeline nyo. Kasi sigurado po ako na kakapulutan nyo po itong lahat ng inspirasyon. Diba? And ako po, sobra po ako excited na mag-share sa inyo. And to be honest po, kanino ko lang ginawa yung topic ko. Nag-edit ako for the whole day. Nag-start ako ng 11 p.m.
And natapos siya sa wakas. And madali lang naman kasi story ko naman to. And ako per, nung data. Oh, nung nakikita nung binrowse ko na tinignan ko kung saan ako kumbaga yung mga pictures from the start ng journey ko sa network, and talagang alam niyo ako personally nakaka-amaze sa nangyari kasi parang ang bilis-bilis ng panahon. And wala, start na tayo. Sige. Anyway, sa lahat po ng Jaylin Project, kamusta kayong lahat dyan? Joke na ko. Ayan. So, sino nga po ba ako? Marami pong nakakapanood na sa akin sa Facebook, yung success story ko, at the same time yung mga posts ko. Pero this is my first time, again, na mag-share kung paano po ba ako nag-start. And hihimahin ko, gagawin ko ang aking makakaya para mas mapaiksi pa itong pipilitin ko mas mapaiksi kasi marami talaga siya. Talaga mapakita ko paano ba ako nag-start and paano ako nagsimula, ano yung mga hindrances ko. Malamang marami po sa inyo ang makaka-relate sa akin, lalong-lalo na yung mga nag-o-online ngayon. Diba? Kung paano ka tatawid kung dati nag-field ka, paano ka tatawid sa online, and ano yung gagawin mo para makuha mo yung result na gusto mo or magtagumpay ka sa buhay. And ito, isi-share ko sa inyo and sobrang excited na po ako. Kaya excited ka na? Comment, I'm excited! Comment naman dyan, I'm excited! Yan. So sige, meron po akong only host. Paki-ano ako, host ako. Yan, hindi ako naka-host. Yan. Isi-share ako sa inyo na kakapulutan po ng inspirasyon and yung story ko, isa lang to, kumbaga, sa marami po nakakilala sa akin, and isa po ako siguro masasabi ko, tama yung thank you nga pala sa personal mentor ko, kay Upline Joseph Lee, sa opportunity na nabigay niyo sa akin. And sinabi nga ni Up Joseph, ni Mentor Joseph, sa post niya about sa poster na isa ako talaga sa nagtuloy-tuloy lang, hindi ho naging mabilis yung resulta ko dito, hindi lang ako nainip, and talagang pinanindigan ko yung sinasabi ng mga mga mentors na tuloy-tuloy lang ang hataw. Ako yung isa sa patuloy na tuloy-tuloy ang hataw. May times na hindi ako kumikita before, pero hindi ko tinitignan yung present situation ko. Lagi ako nakatingin dun sa future, dun sa mangyayari sa akin. Sino pa po ba ako? Marami po akong ni-ready dito na mga pictures na ngayon nyo lang makikita. I-click ko lang lahat, ha. Yun. Shout out sa lahat na nandito sa Pilipinas. And syempre, marami pong nanonood sa atin ng mga OFW, lalo na sa Middle East, lalong nanon na ho. Marami ho ngayon na may trabaho pa. Pero talagang binigyan nyo po ng time to. And ako po, hindi ko sasayangin yung oras na binigay nyo ngayon. Kaya kung may trabaho ka dyan, kapatid, kung nag-work ka ngayon and nanonood ka, sa akin, sit back, relax, and enjoy at ready kang ma-inspire. Ready mo na yung headset mo kung may trabaho ka ngayon. Pansamantala muna na medyo i-post mo muna yan or pumunta ka muna sa CR kung ikaw ay OFW, doon ka manood. And kung ikaw ay nandito ka naman sa Pilipinas, sa maiksing oras na ito, hindi naman everyday may mga ganitong live, and sasabihin ko sa iyo na susulitin ko po yung ibibigay mong time. So yan, sino pa po ba ako? I'm Dhon Bade. I'm a college undergrad. And dyan po ako nag-start. Yan, ako po yan. Kita nyo naman, ang kulit-kulit. Bata pa lang ako, makulit na talaga ako. Ayan yung picture ko, di ba? Ang cute. And mahilig po talaga ako sa shades. Ayan. Maporma talaga ako noon pa man. Mayroon pang shades, oh. Tapos yan, makulit lang. I came from a simple family. Hindi kami sobrang mahirap. Hindi rin kami mayaman. Katamtaman lang. Ayan. So ako po, lumaki ako na yung father ko. Makukwentuhan lang tayo dito. Yung father ko, isa po siyang OFW. Sanay po ako na lumalaki na dyan yung papa ko. Minsan wala. Kasi ano siya eh.
Una niyang abroad noon, naalala ko na sa Middle East, nag-Saudi siya, and tumagal din siya sa Saudi, and umuwi siya ng Pilipinas, nag-ipon, umuwi, nag-negosyo, nalugi, balik na naman sa ibang bansa. Ito naman yung Japan. Yeah. So, lumalaki ako na yung father ko, nakikita ko yung sakripisyo niya para lang buhayin kami. Hindi naman kami sobrang hirap, hindi rin kami sobrang yaman. Katamtama lang. Actually, nakakapag-party pa nga kami noon. Nakapagpunta pa kami mga kapitbahay noon. So bata ko, ang pinakatumatak sa akin ng bata ko, yung mga celebration ko ng birthday. Yan. Kaya yun yung pinili kong picture. Eh. Di ba? Budoy pa rin talaga. Eh. Ang kulit-kulit lang. And, yun. Ang father ko, OFW siya. Nagtrabaho siya sa Middle East, sa Japan. And yung pinakahuli niyang pinagtrabahuan yung sa Dubai. And nung nakaipon yung tatay ko, normal sa akin, kaya marami po ako mga OFW partners, marami mga OFW. Usually, mga OFW talaga yung market ko. Nakaka-relate talaga ako sa kanila. Alam ko yung pakiramdam na isang bata na hindi man ako nag-abroad o hindi man ako naging OFW. Pero alam ko yung feeling ng isang bata na aalis yung tatay. Yung uuwi yung tatay mo na parang naiiya kang lapitan siya, mas excited ka dun sa laruan kaysa sa kanya. So sanay ako noon, naalala ko na yung tatay ko, gumagamit pa sila ng ano noon, na yung telegram para lang alam mo yun, para lang makausap niya yung nanay ko before. And uso pa noon yung long distance. Eto, talagang pinahanap ko pa to sa parents ko yung mga picture na to. Kasi sabi sa akin, magkwento daw ako ng journey ko eh. Kung paano ba talaga ako nagsimula. And to be honest, hindi ko naman nahahabaan sa past kasi tapos na yan. Pero para at least may idea po kayo para makarelate yung iba sa inyo sa akin. So dyan po ako lumaki. Yeah. And yung tatay ko nakaipon. Yung nakaipon siya ng pera, uuwi siya ng Pilipinas, and pag naka-uwi, magninegosyo. Laging ganun, paulit-ulit, cycle. Abroad, negosyo, napapagod, magninegosyo naman, malulugi. Babalik na naman sa abroad. So, ganun lang po yun. Alala ko, elementary, nasa ano siya nun eh. Elementary, nandito siya nun. Bandang grade 1 yata to grade 4. Kaya lagi ako nabubulit that time. Walang nagtatanggol sa akin tatay. Tapos, yung grade 5, grade 6, nandito siya sa Pilipinas. Tapos, pagdating ng high school to college, nag-Dubai naman siya. So, paulit-ulit lang, cycle. Lumaki ako na yung parents ko, may negosyo. Totoo po yun, may negosyo po kami. And totoo yung sinasabi ko lagi na ako'y nagtitinda ng lugo sa palengke. Although hindi po ako tindero, ha? Yun po yung negosyo namin. Marami kaming business and lahat po yung nalugi. Siguro normal din naman. Pag hindi ka sanay mag-negosyo o hindi ka lumaking negosyante, malulugi ka at first. Minsan second try. And doon po ako lumaki. Kaya nung bata ako, naka-mindset ako, na pag ako, gumraduate, mag-a-abroad din ako. Kasi gusto mong, kumbaga, sa negosyo, lagi nalugod yung kakate ko eh. Lumaki kami sa ganun. And sa abroad naman, nahihirapan din siya, makakaipon, tapos nung uno, wala ko. Kaya doon ako naka-mindset. And nung nakita ko po, paano ba ako na-involve dito? Nung tatay ko, nag-stay na sa Pilipinas, napagod na ako abroad, nag-negosyo, yung huli po namin business is yun yung lugawan. Yan. So, may lugawan po kami sa Mandaluyong. And sa lugawan, okay naman siya. And ang bilang maganda, kasi nga, lagi ka nakukupitan. Tapos, doon lumala yung sakit ng tatay ko na may diabetes, nag-gangrene siya. And isang araw, may nag-introduce sa amin yung product ng company natin, which is yung Complete. Nung in-introduce sa father ko, natulungan yung mom ko, yung lola ko, sa yung tatay ko, bumaling yung gangrene sa paa. Doon na sila involved sa network. Hindi po talaga ako yung network. Ako po yung resulta ng napilit lang na anak. Okay? Ako po yung napilit lang. Hindi ko po talaga gusto mag-network. Ako po yung pinapapunta lang ng tatay ko sa office para mag-invite. Kasi hindi, bakit ka hindi mag-invite? Pag hindi ka nag-invite, sabi ng tatay ko, wala kang baong pinabuhasan. So ako yung napilit lang. Nandidiri ako. Stop sharing. Sige. Ako yung nandidiri. Nung ako yung nag-network, ayoko po talaga mag-network. Kasi sabi, yayaman daw. Tapos, mga katabi mo, hindi na mayaman. Kumbaga, mga dutip yung katabi ko sa seminar.
And kinapitan ko lang yung sinabi ng tatay ko na doon. Wala na tayong ibang negosyo. Nung nakita ko po na yung tatay ko at nanay ko, iniwan na nila yung negosyo namin. Nanay ko nag-resign after 3 months. Ang tatay ko naman, hindi na bumalik abroad, tapos iniwan yung tindahan, yung lugawan. Nag-full-time sila sa network, and doon po ako, parang nakita ko na, aba, seryoso tong parents ko sa ginagawa nila. Ako po, hindi ako, kumbaga, pasaway akong anak, pero masunurin ako parang. Masunurin ako eh. Sabi ng tatay ko, yayaman tayo doon. Wala na tayong ibang gagawin kung hindi itong network lang. Itong easy lang. So ako, dahil sumunod ako, sige, go. And nag-decide ako na mag-drop sa school. Nag-drop po ako sa school noon. And hindi ko ho sinasabi na mag-drop ka kung ikaw estudyante ka. Kaso that time kasi, wala na yung source of income namin eh. Mahina na. And normally naman, pag nag-network ka, hindi pa naman talaga kita ng malaki. Naalala ko noon yung both parents ko, para lang kumita sila, para may pantisyon ko yung kapatid ko, kailangan pa nila magbenta ng produkto, hindi sila uuwi ng bayan, hanggat wala silang record or benta ng product. So nakita ko yung desire nila na mabago yung buhay ng family ko. Eh. Noon pa man, hindi lang sa network, noon pa man. So doon ako lumaki sa ganung mindset na nakita ko na responsible yung parents ko. Nasabi ko, pag ako lumaki rin, magiging ganito din ako. Yan. Kaya maraming hindrances before I start sa network po. Unang-una, napapakita ko sa inyo. Hindi naging magganong kadali po nung nag-start ako sa network. First, bakit? Sino bang maniniwala sa ganitong itsura? Ikaw nga, imbatahin ka niya ng ganyang itsura. Sasama ka ba? Ang payat-payat. Diba? Wala akong pera. Yung pang-join ko rito, hirap na hirap pa ako kasi ginawa ko pa ng paraan. Nagbenta pa ako ng cellphone. Nangutang pa ako sa mga classmate ko. Tapos, kasi that time, kulang na rin sa finance sila papa. Ang hirap mag-start sa isang kagaya ko simply because, eh, no? Ikaw kaya, imbitahan ka ng ganyang itsura. Sige ka. Sasama ka ba? Ang malupit, ayan po ako. Lagi po ako nababasted nung ako'y binata pa. Mahilag po ako. May marami akong crush. Kasi yung mga crush ko ayaw sa akin. Si DJ. Lagi lang ako nakatingin sa chicks. Hindi ako pinapansin ng chicks kasi walang pera. Hindi ho. Walang kumpiyansa. Oh, unang-una, tingnan mo naman itsura. Oh, ang payat-payat. Oh, di ba? May hawak na yosi. Oh. Walang kumpiyansa, walang pera, mahihiyain. Okay, ang dami kong hindrances before I start sa network. Walang pera, mahihiyain. Ano pa ba? First time ko mag-network. I've never been employed. Ang alam ko lang ng school, tindahan, every Sunday po akong tumutulong noon. Hindi naman lagi, pero pag kinukulang kami ng katulong sa palengke, tumutulong ako. Ano pa? Wala akong leadership skills. Kasi nalaman ko sa network, kailangan pala may leadership ka. And ako, never po akong nagkaroon ng leadership sa buong buhay ko. Kasi nung bata ho ako, binubuli ako nung bata, nung elementary. Kaya sabi ko, paano ako yayaman dito? Kailangan marunong ka magsalita, mahiyain. Pero sabi nga, despite of all my hindrances, mas marami yung reason ko. Kumbaga, despite of all the excuses and hindrances para mag-fail ako sa business, mas malaki yung reason ko para magtagumpay ako sa negosyo ko. So tinuloy ko, nag-network ako, and eto siguro, pakita ko paano ako nag-start. Ayan. So nag-strap ako sa school. Click natin para dire-diretso. I drop out of school. I'm not saying sa lahat po ng estudyante rito, pag nag-network ka, mag-drop ka agad. Hindi yung ganun. Ito, sa personal choice ko lang po ito. And, ayan, marami hong hindi naniniwala sa akin, lalo ni mga classmate ko. Kasi sino ba maniniwala sa isang bulakbol na kagaya ko? Diba? Kung makikilala niyo po ako, nung ako'y nag-uumpisa sa network, ako, ikaw ho, baka hindi ka lalo maniwala. Unang-una, bulol ho ako magsalita. Ibang-iba pa yung itsura ko. At kung makikilala niyo ho ako, nung nasa school ako,
sira ulo po talaga. Lagi akong hindi lumapapasok sa school. Yung tipo walang matinong gagawin ng estudyante, literal, ako po yun. Oh, yung pasok baon lang. Pero, tinuloy ko pa rin. Nag-start po ako, nag-network ako, kakapilit ng tatay ko, finish na akong umatay ng training, and na-internalize ko po yung ganda ng NETS. Okay? Ito yung first, naalala ko, ito yung first training ko. Hindi naman first, pero nagtatry na talaga ako mag-train. Ito, ilan lang kami nito? Parang, ayan, parang anim lang ata kami. Inabot pa ata kami dito ng madaling araw. Umuwi ko mga to, alas 3, alas 4. Tapos ako lang yung trainer. Ganun po kalupit. Sa bahay namin to. Simula alas 6 ng gabi hanggang alas 3. O, di ba? Ayan, oo, wala pa matinong picture. At ito, naalala ko to. Ayan, puyatan days din to. Nandito pa yung dalawang leader ko, si Kuya Dhon, sa si Butch. Yan yung mga kumapit sa akin. Di ba? So, nagdyan po ako nag-start. Nag-try ko din na mag-tawag dito, mag-home party. Mahirap po ang start ng network doon. Bakit? Kasi unang-una, walang sistema. Ang tawag dito, barbaric network sa team. Yung bara-bara lang, tas wala po akong mentor. So hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko o hindi. Yun yung isa sa pinaka-struggle ko. Kasi yung those parents ko, first time din po mag-network. Eh. So hindi din po nila alam talaga kung paano rin mag-network. Ako, banat lang ng banat. Walang sistema, recruit. Nalalagasan ng grupo, recruit. Walang sumusunod, okay lang. Wala po akong mentor. Hindi kagaya ngayon, mas madali. Bakit may mga taong nagpo-push? Diba? Noon, walang jail yung project. Wala akong apply, walang nag-guide sa amin. Train lang ako ng train. Ngayon, ang dami ng mentor. Isang PM mo lang sa Facebook, may magre-reply agad sa'yo. Diba? Kaya kung ikaw, ato, to be honest, ito po yung era na napakadaling mag-network. Okay? Noon kasi, naalala ko po talagang pag nakikita ko lang si Up Joseph kasi hindi pa uso Facebook noon. Actually, may Facebook na, pero wala pang sistema sa online. Tapos hindi pa lahat ng upline nakikita yung Facebook kasi hindi naman ganun kasabog dati ang Facebook marketing sa EC. So mahirap. Para maka-meet ka ng mentor, parang ang labo. Kaya ang ginagawa ko noon, lagi kong pinapanood, hindi ko makakalimutan, yung video ni Upline Josephine, yung mentor Josephine sa YouTube. Yung time na magpo-quit na ako, yung time na hirap na ako sa sitwasyon ko kasi wala naniniwala sa akin. Tapos nag-network ako noon, umuwi ako, name it. Pinagdaanan ko yun. Pero hindi ko na maalala talaga yung detalye. Kaya nung ginagawa ko po ito kanina, nakapag-move on talaga ako. Ang pinakaginawa ko na ako yung nag-network, nag-enjoy lang po talaga ako. Yan. So yun. Ito yung isa sa tumatak sa aking pag-network ko sa field. Ito po yung normal, ha? Yung wala pang yung normal. Lagi ko itong kunikwento and hinanap ko po talaga. Ito, itong picture na to. Buti na lang naka-album pala siya sa Facebook. Hindi ko makakalimutan to. Ito po yung first time kong lumayo. First time ko pong lumayo. Nagpunta ako nito ng Tarlac. Okay? May downline ako, Bading. Ayan, si Paz. Hindi niya naman, sana mapanood niya to. May downline ho akong Bading at sabi niya, punta tayo ng Tarlac. Marami tayong re-recruiting din. So, sama naman ako. Ang problema, wala po akong pamasahe. Natapos kami ng OPP, kasi field ako noon eh, nagpapasama siya. Natapos kami ng presentation sa Mandaluyong, alas 4 ng madaling araw. Tapos sabi niya, alis tayo, punta tayo ng Tarlac ng alas 6. Ang call time namin, 5:30. Midlip lang ako ng 30 minutes, naligo umalis. Ang naalala ko noon, 30 minutes lang idlip ko, tapos alis agad, punta agad sa Tarlac. So, wala akong halos tulog noon, pero sobra excited ako. Ang malupit po noon, buong araw kami sa Tarlac, wala man lang kami napasali kahit isa. Ito naalala ko itong lalaking to. Akala ko, Adila, Diyos ko eh. Itworker pala, libre pa namin. Libre niya. Kasi wala akong pamasahe. Wala rin ako halos pera. Nun. Kaya ang hirap niya mag-motivate that time. Kasi kumikita ako, saktuhan lang. Tapos nilibre niya akong pamasahe. So ginagamitan ko na lang ho ng itsura kahit pa pa. Para alam mo kapag network. Naalala ko ho to,
Buong araw kami noon, walang pay-in. Tapos ang nangyari lang niya, nabenta niya lang yung produkto niya. Okay? Umuwi ako alas dos ng... Excited ako kasi first time ko lumayo. First time ko lumayo, hindi ko naramdaman yung pagod, hindi ko naramdaman yung tuwet. Kasi excited ka, lumayo ko. Pagpunta ko ng Tarlac, pareho lang pala sa Manila ang itsura. Diba? Tapos umuwi ako neto, kuya, pagod, walang pay-in, gutom. Pero sobrang excited ako. Why? Because I can see my future very clear. Diba? Sabi nga, kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay, imagine nyo yung kung ikon sa sitwasyon, kaya ako ito dinidiscuss, hindi para mag-throwback tayo mga kapatid. Kaya ako po ito dinidiscuss, para ma-realize lahat ng nanonood ngayon, na gano'ng kadali mag-networking. Diyos ko, ang dali po mag-network ngayon. Noon, pag may kakausapin ka, kailangan pong pumiyahe, kailangan pong mamasahe. Ngayon ho, napakadali na lang ho. Ito ho yung era na sobrang galing yumaman sa networking. To be honest, ilang taon na po ako nag-network. And first time ko pong nakakita or first time ko pong na-experience na ganito mag-network, yung tipong ang dali mag-close game. Noon, pag may kausap kami, kahit saan lugar pa yan, eh lawit-lawit na yung dila mo. Kulang na lang, lumuhod ka. Tapos yung kausap mo, sasabihin, pag-iisipan. Ayan. Shout out sa mga naka-experience ng field. Ang hirap po noon. Kaya napakaswerte niyo po. Tapos ngayon, ma-reject lang ng onte, ma-block lang ng onte, nagiging emotional na sa Facebook. Why I'm telling this? Simply because, so, ito po yung golden age ng digital era, ng online marketing. Sobrang dali mag-network. And kahit marami man ako, hindi ko na hong ilalahat yung mga experience, marami yan. Pero kahit man ang dami kong pinagdaanan sa pag-network, hindi ako, never sa aking naisip yung give up. Or never akong nalungkot. Kasi siguro ang ginawa ko lang, kahit may mga times na trials, alam ko kasi part of the game. Alam ko pag nag-network ako, normal, mag-discourage, mare-reject, it's part of the game. Kaya hindi ako nagiging emotional. And bata pa lang ako, lagi na ako nare-reject. Bakit? Kasi nga nababasted ako eh. So doon yung practice ko nung ako'y high school pa. Diba? Hindi naman lahat ng guwapo ay naloloko. Yung iba naloloko rin po. Biro. Yan. So, eto ho. Nilagay ko siya. Ito yung time na nag-umpisa pa rin ako sa network niyan. Ito na-award na ako niyan as silver executive. And yan, nilagay ko yung quote niyan. If you can see it and you have the courage to speak it, and it will happen. Naalala ko po itong araw na ito, meron pong event sa AIM or sa EC, sa media rally. Hinawakan ko yung Millionaire's Club. Wala akong halos kinikita niyan, pero hawak ko yung MC. And alam mo yung gigil na gigil ako. Pinost ko pa yan. Akala tuloy na mga kakilala ko, eh Millionaire's Club na ako. Eh malay ba nila? Diba? Wala akong pakialam. Bakit? Sabi ko nga, alam ko kasi sa sarili ko noong paman, magiging successful ako. Alam ko noong paman, sa sarili ko, na yayaman ako. Kaya kahit anong ipost ko sa Facebook, noong paman, hindi pa uso ang Facebook marketing, wala na akong pakialam mag-post. Hindi ko na makinlame na kotse ko yan. Kagaya niya, naka-album yan. Hanggang ngayon, pwede niyo kumakita yan sa Facebook ko. Naka-album yan. Pinost ko yan, nilagay ko lang, Tucson 2015 ata yan, 2014. Hindi ko naman sinabi na kotse ko na yun. Pero hindi ako, alam mo yon sa sarili ko, alam ko, one day, makakabili na ako. Hindi ako nagdadalawang isip mag-post ng mga ganyan. And yon tuloy-tuloy sa pag-network. And good news ho, ayan, sabi nga, basta tuloy-tuloy lang. Ito ho yung, ano namin, launching namin sa group. Dahil wala po akong upline, wala kaming kinalakihan na group before. So ako yung parang nag-isip na kailangan may pangalan tayo ng group. Nag-start to sa Winners Millionaires, WM. Tapos naging WB. Yan yung co-founder ko noon. Wala nang investor. Tapos, ayan, hanggang sa kasama si Butch, ayan, nagtitraining kami. Noong paman, nag-gathering na kami, nagpapatraining na kami. And gusto ko noong paman, mailagay yung tarpaulin sa event ng EC sa mga rally. And hindi ko makalimutan to kasi first time kong nailagay yung tarpaulin namin. And feeling ko napakalaking group na namin that time.
Unti pa lang po kami niyan, pero pinush ko talaga na mailagay ang tarpaulin para maging proud yung mga member ko. Kasi noon pa man, ang tatak ko na sa mga partners ko, sa mga members ko, sa organization namin, na darating yung time, sobrang lalaki tayo. At sa atin manggagaling yung pinakamaraming top distributor ng empowered consumers. Noon pa man, hindi pa man po ako kumikita ng malaki. Ganun ang ho yung mindset ko sa mga downline ko, sa mga partners ko. Yun ang kinapita ko. Kaya pag every, ano yun, nagkagathering kami, kaya may recognition kami niyan, nagkakaroon kami ng Christmas party, ito Christmas party yan. Tapos nag-ano kami, naalala ko, may mga 100 days game plan pa kami. Kumbaga noon pa man, nagsisistema na talaga kami. Kumbaga kahit bara-bara lang, walang nag-guide, banat lang. So yun, tuloy-tuloy lang. Sabi nga, lalaki rin ang network mo. And ito yung isa sa mga ginawa kong, ito is hindi ko masabing strength eh, pero ito yung talagang ginawa ko siguro sa pag-network ko. Yung formula, ito yung isa sa pinaka-formula ko sa success ko ngayon, which is yung attraction. Kasi noong pa man, nag-a-attract na ako ng mga bagay. Kagaya yung kanina, di ba, pinost ko yung MC, pinost ko yung ano, yung kotse. Hindi ako nahiya. Kasi alam ko mangyayari siya. E noon pa man, may ugali na ako na marami mong nagsasabi, everybody doubted me. Classmate ko, even kamag-anak, even kaibigan, even exes. They doubt me. But the most important is ikaw, dapat naniniwala ka sa sarili mo. And pinaniwalaan ko lang yung mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Sabi nga, kailangan attraction, pag nilagyan ng matinding action, dagdagan ng determinasyon, susunod ang malaking komisyon. So I started there. Wala pa man, pero malino na sa utak ko yung mga mangyayari sa akin. Hindi pa man ako kumikita, alam ko na ito yung magiging grupo ko. Kaya nga may pangalan na AUB. Kasi alam ko darating yung time, magiging malaki yung organization namin. Kaya, tuloy-tuloy. So, yan. And, ito nangyari. Yan. Diyan po ba kayo? Yun. Shoutout sa 1.1 viewers. And dahil sa tuloy-tuloy, tuloy-tuloy lang ang hataw. Ayan. Tuloy-tuloy ang hataw dahil sa attraction at nilagyan ng action. Good news po. And doing easy after 2 years, naging millionaires club po tayo ng company. And hindi ko po makakalimutan tong araw na to kasi kasabay ko po umakyat ng MC yung both parents ko, si Papa at saka si Mami. Kasi sila talaga yung upline ko. Ang sponsor ko is yung father ko. Ito po, tingnan nyo ha. Sa lalong-lalo na po sa lahat ng pamilya. Kung may anak ka at hindi mo pa alam ang gusto mo maging future ng anak mo, o hindi mo pa alam yung future ng anak mo, i-try i-push mo sa easy. I-try mo po i-push sa business natin. Yung pa-member mo muna. Tapos pa-attendin mo na, pa-attendin ng training. Kasi tatay ko ganun na ginawa eh. Ang malupit po talaga ito eh. Ang tatay ko ho, sana nanonood si Papa. Alam naman yung Papa yan. Hirap po makarecruit si Papa. Noon. Kaya ginawa niya, nirecruit niya nanay ko. Tapos, yung mga kamag-anak namin, nilagay niya lahat sa nanay ko kasi puro kamag-anak eh. Nanay ko yung kumikita for 1 year. Ako ho, hindi niya mapahataw. Kaya ang ginawa niya, nirecruit niya ako sa kaliwa. Yung tatay ko, hindi kumikita noon. Puro nanay ko lang. Yung nanay ko ho, yung pusakal na networker. Siya po talaga yung recruiter. Okay? Tatay ko, nirecruit ako sa kaliwa. So nang tiis si Papa, malupit, matalino si Papa. Gumamit ng law of leverage. Ang ginawa ni Papa, pina-attend ako ng pina-attend ng training. Umatin ako kay lahat ho, leadership training, noon pa man. Ang dami kong inatina na training. And doon na po, na-mold yung personality ko. Dito na ako nag-grow. Diba? Dito ako nag-mature. And you know, nung natuto ko mag-network, boom, bumulusa ko yung network ko. And good news, sabay ho kami. Na left and right na kami. Left niya yung nanay ko, right niya ako. Sabog, di ba? Tuloy-tuloy tayo. And good news ho, naglabas din ako after 2 years. Nag-MC ako 2 years. And after no, naglabas ako ng first car ko. Yan. So first car, Mazda 3. And good news ho,
hindi lang sa isip po, hindi ka lang magkakakotse. Hindi ka lang po magkakaroon ng magandang buhay. Magkakajowa ka din. For the past few years po na pag-network ko, hindi po ako talaga na girlfriend. Okay? Nasawi po ako noon eh. Naalala ko, nung bago-bago ako sa network, may niligawan ako. May niligawan ako noon na mayaman. And ano eh, nabasted niya ako. Nabasted niya ako and sobrang nasaktan po ako. Kaya sabi niya, magpayaman na lang daw muna siya. Magpayaman na lang daw muna kami. And sabi ko sa sarili ko, na tama naman. Kasi mahirap talagang pagsabayin. Sa mga may mag-girlfriend na or may mag-asawa na, wala masama dyan kasi nandyan na yan. Lalo na kung pumasok ka sa isang, kung pumasok ka sa network na may relasyon ka na, okay lang yan. Pero kung single ka pa, kapatid, kung maaari lang at kung mas priority mo, ay dreams mo, ay pangarap mo, sa akin mas maganda, stay single muna. Kasi ho, nung nasaktan ako that time, yun yung isa sa naging motivation ko. Yung pagod, kaya kong tiisin. Yung pagkain, lalaki ako umuwi yung guto. Walang pamasahin, naranasan ako ng quantity 3. Kaya kong ititisin. Pero yung sabihan ka ng babaeng nililigawan mo, diba? Namuntik na ako ma-fall. Sabi niya, payaman ka muna. Unahin muna natin pangarap natin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam niyo, grabe, dun po ako nag-apoy. Kaya sobrang pasalamat ako sa babae niyo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako yayaman. Yung time na nagte-training ako, grabe, iniisip ko talaga. Sabi ko, yayaman ako. Para maalam yun. Ay, grabe po. Kaya yun, inulit-ulit ko ho. Yun, hanggang sa yun. Nagka-jowa ako. Ang good news. Yung naging jowa ko, eh, tignan niyo naman. Tignan mo, ang pangit po ng itsura ko dyan. Tignan niyo naman. Diba? Jackpot, o, oh, diba? Agis ko. Oh. Oh, ang ganda nung jowa ko diyan. Ako po ay nag-girlfriend or nag-jowa nung ako ay may MC na at may kotse na. Ayan, so tuloy-tuloy tayo. Ayan, so syempre dahil nagka-jowa. Ayan. Ito po, holistic ang binigay sa akin ni EC. Dito ko na rin. So yung girlfriend ko naging wife ko na rin. So dito ko pinakasalan. And naalala ko, nag-propose pa ako nito sa Jalen Project, yung first proposal ko sa Jalen Project, sa Sizzle. And eto ho, hindi naman ho sa pagmamayabang. Nung nag-propose ako, to be honest ho, wala po akong savings. Wala akong, mayroon lang ako, hindi, may sing-sing na ako noon, may sing-sing na po ako noon, pero wala akong savings. Siguro naalala ko, ang laman lang ng bulsa ko, wala pang 10,000. Tapos kailangan, hindi ko alam, after mo mag-propose, abay, kailangan ikasal ka na. Sabi ko, propose na lang. After pala nun, ikakasal na. Eh, wala ko savings. Na-pressure ako. Eh, buti na lang po, nasa Jalen Project tayo. Kaya hawak ko yung that time passport ng Jalen Project. Hinataw ko ho yung Jalen Project. 3 months po nahataw ko ho yan. Siya pinag-ayos ko ng kasal. Ako, humataw lang ako. Ayan ho, nabigay ko ho yung dream wedding na wife ko. Siyempre, wedding namin. Ang gumastos ako dyan, kulang-kulang, nasa 800,000 sa isang kasal pa lang. Ito to po'y katas ng EC at Jalen Project. Diba? Kaya sa mga mag-asawa dyan na hindi pa kinakasal at gusto mong magkaroon ng kasal, wag muna ngayon. Hintay mo munang matapos ang COVID-19. Ha? So, at least may chance. Hatawin mo yung easy, pwede ka na ipasal. Magkaka-jowat ka, magkakaroon ka pa ng forever. And syempre, ayun, hindi, after ng kasal, syempre, anong sunod? Honeymoon. So, nag-honeymoon po kami, halos ang dami namin napuntahan. Halos lahat po ng magagandang destination dito sa Philippines ay napuntahan po natin. Halos lahat ng magagandang pasyalan, ng Bohol, Bora po. Mahilig kami umakyat ng bundok. Adventurous po kami. Sa CWC, nagpa-paraglide kami. Recently, nasa Siargao kami, Coron, and so on and so forth. Ayan. And, ayun po, because of EC, bakit po siya sinishare? Kasi, ano eh, hindi lang, ang binigay po sa akin na buhay ni EC, talagang buong pagkatao ko, binago niya po. Hindi po alam kung nasan ako ngayon. Kung hindi dahil sa company na to at lalong-lalo na sa Jalen Project. Sa kagustuhan ko ho na bumago buhay ko kasi noon wala akong mentor talaga. And
2016, sabi niya, kung gusto mo talaga, kaya naman eh, lalo na kung ipipilit mo. Sa mga hindi ko nakakaalam, hindi po ako downline ni Ap Joseph. Ako po'y crossline. Ako po'y ampon. Ako po, masasabi ko, ako yung number one fan. Ang kiniklaim ko na. Ako yung number one fan ni Upline Joseph. Kasi that time, talagang nabuhay ako sa mga training modules niya. Sa YouTube, sa Facebook. Naalala ko noon, every time may prospect ako, sabi, pinapanood ko talaga, may kakausapin ako sa Facebook, puro video niya. Kumbaga, doon ako lumaki. Kasi kuro, na-attract ko din talaga. Kasi noon pa man, pangarap ko na magkaroon ng mentor. And walang nagme-mentor sa akin. Yun ang problema ko. Walang naninita kung tama ba o mali yung ginagawa ko. Kaya kung ikaw, kapatid, meron kang mentor ngayon. Okay? Kung may mentor ka at may taong nagpupush sa'yo, pasalamatan mo ng husto. Be thankful. Why? Kasi may taong nagmamalasakit sa'yo. How that time ang hirap. Kaya talagang, alam mo yun, nilapit ko talaga yung sarili ko kay Upline. Naalala ko noon, birthday niya, naka-alarm clock sa akin. Kasi alam ko talaga kung kailan yung birthday niya. Naka-alarm siya sa akin, 11:59, tinex ko siya, hindi pa usit siya, tinex ko, Upline, happy birthday. Naalala ko yun. Sabi niya, sino to? Si Dhon po. Paano mo nalaman birthday ko? Eh sabi mo, pag idol, dapat alam mo. Yun. Tapos tinex niya ako, nirabi niya ako, sige, pag uwi ko galing si Dhon, pagpunta ko ng Manila, meet tayo. I-dinner ko grupo mo. So doon na nag-start. Doon na nag-start yung journey ko. Kaya, yun, inalad po ako na ma-mentoran ng isang Joseph. Kaya kung ikaw ay nasa J-Lim Project ka, okay, napakaswerte mo kasi merong isang organisasyon na ganito na pa, once na nasa J-Lim Project ka, ikaw ay meron ka ng access kay Upline Joseph Lim. Diba? So yun. So tuloy-tuloy po tayo. Okay. Tuloy-tuloy tayo. And so, ilang minuto na ba? Mahaba na ba? Ayan. So, pilitin kong bilis. Ayun. So, because of easy, ayan. Siguro para dire-diretso na tayo, i-click ko na ito lahat. Ayan. Kumusta kayo? Ayan. Hello. Shoutout po sa 1.1 viewers. Ayan. Ang dami nyo itong slide natin. Sana matapos lahat. Ayun. And because of easy, hindi lang po tayo nagkaroon ng nakapag-travel. Siyempre, naranasan din po natin na kumita ng malaki. Okay? So, naalala ko po ito. Ito yung first check. Okay? Ito yung 2014. Ako po yung fielder. And na-convert po ako ng online late 2014. Bare months yun. And first time ko hong makaipon sa buong networking career ko, first time ko makaipon because of online. Okay, yan. That was September 24, 2014. It's 178,000. So, that year, nagsisix figures na po ako per month. Pero, ano yun, on and off eh. Lalaki, bilhin. And, yun, hanggang sa tinuloy-tuloy, sabi nga, kailangan mo lang maging consistent. Sa kahit anong ginagawa mo, kailangan mo lang maging consistent. Imagine niyo po, lalo na sa mga palipay naman. Tumutunog. Okay ba yung ano? Yun! Sensya na po kayo ha. Makulit po talaga kami. ADHD ako. Marami po sa atin na nung nakita yung negosyo, wala pong 899. Ako po, to be honest, ang problema ko po yung 899. Pero ginawang ko ng paraan. Hindi ko tinignan as gastos yung 899. Tinignan ko po siya as solution sa matagal ko ng problema. Ang first time kong nakahawak, never kong nakahawak ng malaking pera. Ang pinaka first time kong nahawakan ng pera is yung pang-join ko. Okay? Pang-join ko. And because of easy, alam niyo yun, nagbumalik po siya ng times 10, times 100, times 1,000, and even more. Naranasan ko, first time kong magkaroon ng 1 million na check, that was November 8, 2018. Yan. First 1M check. And after 2 months, January naman yan. Hanggang sa'yo, nagtuloy-tuloy. Naranasan ko January, kumita tayo ng 1.5 million. Imagine niyo ho, sulit o sulit? Sulit na sulit. Lalo na ngayon. Di ba? Marami ho sa atin na nanonood nito. May mga members, may non-members. Baka nagdadalawang isip ka kung anong
negosyo ang papasukin mo, okay lang naman mag-try ng ibang negosyo, online business or even ano, pero dapat pag magni-negosyo ka, maging matalino ka. Kasi may mga business po, okay? Magiging ano lang tayo, ha? Magiging green naman tayo, magiging facts. Moron, bibigyan ako ng onting information. Marami pong negosyo ngayon sa online na design po siya just to survive. Marami pong ganon. And pag sumabay ka ngayon sa trend at maliit lang ang puhunan mo, kakainin kang buo. Grabe ang competition ngayon. Tama. It's more on magso-survive ka lang dun. Marami nga, even mga big time business yan sa panahon po ngayon, maraming negosyante na nagtatry na mga, lumilipat. Ang dami kong kilala. May mga kilala akong influencer sa IG, may mga kilala ako sa mga negosyante sa ganito. Dati ang negosyo nila sapatos, dati ang negosyo nila ganito, nagpalit na sa pagkain. Ibig sabihin, nagsishift. And pag hindi malalim ang balon mo, kapatid, at magninegosyo ka, kakainin kang buo. Tama ba? And sa akin, I do suggest, kung magninegosyo ka na lang din, why not try hindi yung mga negosyo na just to survive lang? Why not try negosyo na design para yumamang ka, kagaya ng EC? Hindi ko ito ipapakita para ipagyabang, although hambog talaga. Pero ipinapakita ko po ito, ito rin po kasi yung pwede niyong kitain. Sino po ba ako para kitain ko yung ganitong kahalaking halaga? Diba? Pare-pareho lang naman tayo. Ang kinakain nyo, pagkain. Ang kinakain nyo, kanin. Ang kinakain ko rin, kanin. Ang inaamoy nyo, oxygen. Ako rin naman, oxygen. Diba? Nagkataon lang na obsessed talaga ako maging successful. And gusto talaga maging successful. Kaya nga nung nakita ko yung easy at nakita ko na kahit at sinong background ka pa, kahit ano ka pa, pwede kang yumaman. Ay, talagang nirat-rat ko. Tinabaho ko talaga. Tuloy-tuloy po tayo because of easy. Nabiyayaan din po tayo ng 4 cars. Yan yung first car ko po, which is yung Mazda 3. Labas ko yung po. Mazda 3. Then, ayan naman yung, ito naman yung sa asawa ko, yung Mitsubishi Mirage. Lahat po yan nandyan. Hanggang ngayon, nandyan pa po yan lahat. Okay. Ito, kakarag-karag na. Ito naman yung sa tatay ko. Ito naman yung sa tatay ko. Toyota Rush 2018. And ito po yung latest car ko na Ford Everest. Yan. So, naka-apat na sasakyan po yung family namin. And ginagawa po namin to buong family. Ako, yung tatay ko, yung nanay ko, and yung wife ko. Full-time po kami rito. And wala na po kaming ginagawa na kahit ano pang trabaho o negosyo, kundi empowered consumerism na. At ang malupit po dito, yung last car ko, which is yung Ford Everest, binili ko po siya ng cash. Yan o, may cheque pa at may resibo, binili ko siya ng cash worth 2,048,000. Diba? Marami po tayong nakikitang ganyang kotse. And ang pinagkaiba, binili ko siya ng cash. And sino po ba ako? I'm a dropout. Marami yung sabi nga sa akin nung ahente dyan, ang galing sarap, bumili ka pa siya. Marami kasi bumibili daw ng cash. Usually, mga malalaking kumpanya, yung mga artista, yung mga professional, yung mga big time negosyo, negosyante. And sino po ba tayo? Eh, drop out lang naman tayo. Diba? Hindi tayo artista, mukha lang artista. Hindi biro lang. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Eto ho, inom lang water. Ay, kape pala po. Bucket list. So, isa sa mga goal ko, kaya ako nag-network, eh gusto ko pong maranasan yung mga pangarap ko sa buhay noong pa man. Okay. Marami ho sa inyo nakapanood ng bucket list. Panoorin nyo ho yun. Yun yung story ng dalawang matanda na malapit na mamatay at gustong maranasan yung magagandang experience sa buhay. Kasi marami pong nabubuhay na tao ngayon. Eh. Marami ang taong nabubuhay. Pero hindi lahat talagang nabuhay. Okay. And sabi nga, it's not how long you live, kapatid. It's how you live. Diba? Kung papanoorin ang storya mo, kapatid. Kung mamamatay ka. Lahat tayo mamamatay. It's a matter of time. Kung mamamatay ka at ipapanood sa'yo ni San Pedro ang buhay mo, ang question ko, ma-excite ka ba? O mababored ka? Diba? Marami po kasi yung tao ngayon, mabuhay mo. Pero sa akin yun eh. Wala naman yan sa haba eh. Importante eh. Paano mo ba in-spend ang buhay mo? And marami sa atin nag-iisip na mahaba naman ang oras, mahaba naman ang... Yes! Pero to be honest, life is short.
Diba? Minsan ka lang mabuhay, kapatid. Sarapan mo na. And because of empowered consumerism, marami po akong na-experience ng, na sa buhay. Okay, yung mga pangarap ko ho, ilan sa mga pangarap ko, dito ko po na-experience. I'm not saying na lahat po ng pangarap ko ay nakuha ko na. Okay, pero at least, ako ho, kumbaga, I'm telling this just to inspire kasi marami po ngayon na, ano yan, last six. Okay. Marami po ngayon tao nangangarap and yung iba, hindi alam kung paano makukuha. And kung ikaw kapatid nanonood ka nito, at least in a short span of time, pwede mo ma-experience yung mga ganitong klaseng lifestyle. Kagaya ng tumalong ko sa eroplano. Noong pa man, pangarap ko na po, tumalon sa eroplano na may parachute. Yan. So because of empowered consumerism, naranasan ko ho na mag-skydive. O, tingnan mo. Grabe ho. Pag ikaw nag-skydive, makikita mo. O, di ba? Magiging squirrel ka! Pogi, di ba? Live to inspire. O, di ba? Matindi talaga ng inspire pa. O, si Moko. Di ba? Minsan ka lang mabubuhay. Sarapan mo na. Ano ho? Alam nyo po, pagtalong ko rito sa eroplano, nung mahal ho yung bayad eh, nasa 28,000, tatalong ka lang. Ang taas ho nito, grabe ho taas niya. Pakyat pa lang, alam nyo ho, gusto ko nang bumaba. Sabi ko, putik naman kasi kayabangan ko naman eh. Sobrang yabang ko, bakit ko ba ginawa to? Alam nyo ho, nasa tuktok pa lang ho ako ng eroplano. Gusto ko na po talagang mag, alam nyo, bumaba. Lalo na nakikita ko yung ano, yung building lumiliit. Sabi ko, Diyos ko, Lord, para gusto lahat, gusto ko ng ano yun. Gusto lahat na ng santo. Gusto ko ba rin, lalangin ako. Sabi ko, kayo lang bahala sa akin. Pero alam mo, sabi nga, God is the beautiful thing in this world, in the other side of fear. Sabi nga, lahat daw na magagandang bagay sa buong mundo, nilaan ng Diyos sa likod ng takot. Diba? Kaya, conquer your fear. Kinonquer ko. Kasi takot talaga ako sa matataas na lugar. Kaya kinonquer ko po siya. Kasi gusto ko po talagang umaman. And sabi ng mentor ko, kung gusto mong umaman, dapat kinonquer mo lahat ng bagay na kinatatakutan mo. Sabi nga, ganun. Kaya talagang inuna ko yan. Nasa bakit gusto rin. Yun po, tumalong tayo. And alam nyo ho, pag talong ko sa aeroplano, sobrang una kinakabahan po ako. May video po yan, napanood niya, di ba? Pero alam nyo, nung ano na, ang sarap po. Isa po yun sa one of the best experience in my life. Ano yan? Sulit yung binayad. Ako, uulit ho ako. Kahit 10 beses kong ulitin, uulitin ko yan. Iba ho yung experience. Parang kang lumilipat. Ano ba? Feeling mo ikaw si Tom Cruise. Diba? Sobrang sarap po. And tuloy-tuloy tayo, marami na po tayong napuntahan ng lugar. Yan. So hindi ko na ho isa-isahin kasi mahaba na po. Kukulangin yung ano natin, konti lang yung oras. Kaya ako rin masyadong pahabain. And marami po tayo napuntahan. I've been to Hong Kong for, I think, 5-6 times every year. Halos every year, nasa Hong Kong tayo. And yun po ay all expense paid ng company natin. Nagpunta rin ako ng Singapore twice. Nakapunta na ako ng Japan. Nakapunta na tayo ng Dubai. Nakapunta na tayo ng Thailand. Nakapunta na tayo ng Bali. Ang dami po. And nasa 14 countries na rin po yung napuntahan natin because of empowered consumerism. Kaya ikaw po, kapatid, kung gusto mo mag-travel, lalo-lalo na after ng COVID, marami kang gustong puntahan ako sa empowered consumerism. Consumerism, libre po yan. Diba? Some of my travels ay company expense and some din na galing din sa bulsa ko. Yan. So tuloy-tuloy tayo. Ito ho yung hindi ko makalimutan. Diba? Kasi yung wife ko ho, naglambeng. Sabi niya, birthday niya. Gusto niya pumunta ng Paris. Pangarap niya pumunta ng Paris. Kaya yun, regaluhan ko po siya. Punta kami ng Europe. So ito po last year. Kumbaga, sinuwerte po tayo na bago magkaroon ng COVID-19 or NCOV, nakapagliwaliw tayo sa ibang bansa. Ito po September. For 1 month po, nagpunta kami ng Europe. 1 month po kami dyan sa Europa. Punta kami ng Paris. Sige, isa-isa mo na lang. Yan. Una namin pinuntahan, Rome. So nagpunta po kami sa Rome. Yung kung saan nagpunta yung gladiator. Kung saan ginaganap yung gladiator. Napanood nyo na yun sa Rome, Vatican. Sa ano to, Vatican Museum. Ay, ito ho, grabe. Nakita ho rito yung mga painting ni ano ni Leonardo da Vinci. Lalo na yung mga nakahubo na mga art. Ang gaganda po talaga.
Tapos, ayan, nagpunta rin kami na Venice, Italy. Yan, isa sa mga, one of the most romantic places in the world. Sobrang romantic po talaga dyan. Diba? So, yun, nakakuha kami ng Instagramable picture. Yan. Dati ho, alam nyo, ina-attract lang namin itong mga bagay na ito. Sanay po kami ni Odette, yung wife ko, na, ano, na, nagde-date lang po kami. Kasi nag-start, di pa naman talaga sobrang laki kumita. Nagde-date lang kami kung saan-saan. Alam mo yun, date kami sa, naalala ko na, punta kami ng Pampanga, naglatag kami ng banig. Tapos, nangangarap, nang dyaryo. Tapos yung parang may ano doon, di ba parang concert ba yun? Basta yun, hot air balloon. And nangangarap kami noong pa. Naalala ko, pumunta kami dun sa, alam niyo yung sa ano, sa kanal, sa Taguig. Pumunta kami sa Taguig para lang mag-picture dun sa ginaya nilang Venice. And ako mismo, personally, hindi talaga, nung nandito na kami, hindi ako mismo makapaniwala sa nangyari. Kasi noon, ina-attract lang namin siya. Noon, pinapangarap lang. Hanggang sa naging reality na. Ako talaga, nung tinitingnan ko yung mga pictures ko, nung mga nag-uumpisa kami, mas nakaka-amaze kasi yung mga nag-uumpisa. Yung result kasi given na yan. Pero pag naaalala ko yung past, yung mga ginawa namin, yung mga yung trials, yung tipong hataw kami rito, hataw kami doon, kahit walang inikita. Parang iniisip ko talaga na grabe. Parang minsan napapatulala ako. Sobrang grateful ako sa mga nangyari sa buhay namin. So yun. Tuloy-tuloy end yan. Punta kami ng Paris, France. So, one week kami dyan. Ilang araw ba tayo? 5 days, no? 5 days kami dito sa Paris. So, nakita namin yung Eiffel Tower. Dyan siya nag-celebrate ng birthday. Diba, naalala ko, sanay kami kumain sa lugaw, sa taytay. Mahilig po ako sa apa-apa. Yung sa parang ofoy. Naku, paborito ko yun. Ako, laking lugaw eh. Pero nung nagkaedad tayo, tumanda, mahilig pa rin ako sa lugaw. So, at hindi ko makalimutan na puro lugaw lang noon, samantalang hindi ko ako halos makapaniwala nung ako'y kumakain ng escargot sa Paris. Yung Tagalog, suso. Ayan, nagpunta rin tayo. Ito yung pinaka magandang lugar na napuntaan ko so far, Amsterdam. Sobrang ganda po dito. Okay, sobrang gandang lugar sa Amsterdam. Sobra. Gusto ko tumira dito pagtanda ako. So, ang ganda, sobrang ganda nitong lugar na to. Ay, grabe yan. Pag naalala ko yung Amsterdam, sobrang nakaka-nostalgic talaga. And after ng Amsterdam, diretso naman kami sa Dubai. Diba? So, 1 week po kami dyan. Ilang araw ba tayo? Sa Dubai? Seven. 7 days naman kami sa Dubai. So, all in all, nasa 25 days yung bakasyon namin for 1 month. September to October. And ang malupit po rito, isang buong kami nagbakasyon, pero pag uwi ko ng Pilipinas, malaki pa rin yung kinikita na ako. I think that month, isang buong kami na sa bakasyon, kumita ako ng kalahating milyon pa rin. So saan ka makakita ng negosyo na nagbabakasyon ka na lang, kumikita ka pa rin. Yung tipo, umihigop ka ng kape sa Europa o sa Dubai. Diba? Mainit, masyadong malamig sa Dubai, kaya nagpainit. Sa Europa, kaya nagpainit sa Dubai. Binaba rin yung income mo ng 1-8-1-8-1-8. Diba? Yan. Oh my God. Nahulog po. Nahulog ho. Grabe ho. Ang taas ng energy. Nahulog yung... Ano ba yun? Diyos. Ayan. Commercial break. Nahulog ho yung ano ko, yung iPad ko. Pambihira. Ayan. So, tuloy na natin. Andyan pa ba kayo? Ayan. Sensya na po kayo, ha? May ADHD yung nag-asalita. So, ito po yung, ano naman, after a week naman, punta naman kami ng Jeju Island. Ayan. Kasama po namin yung mga distributor ng AC. So, marami-rami kami dyan. Okay. Nasa almost 300 ata. And ito, bago magkaroon ng COVID dito sa Pilipinas, kasama ko naman yung some of my leaders, punta naman kami ng Bali, Indonesia. Diba? So, ito, March yan, bago mag-end ko. Diba? So, yun. And, bakit ko siya sinishare yung some of my travels? Oo, ang lakas po ng energy, hindi ko kinaya. Nahulog po yung iPad ko, pasensya na po kayo.
Makulit. Anyway, huwag po kayo mag-alala, normal ko po yan. Para sabi, kwento ko daw kung sino talaga ako. Yan po talaga yung, yan po talaga ako. Makulit po talaga ako. Okay. So, saan na ba tayo? Nag-skydive yung iPad. Nag-skydive po yung iPad. Saan na ba tayo? Ano pala, tuloy ako. Ayun. So, bakit ko siya sinishare sa inyo? Simply because, marami ho ngayon na hindi na makakapag-travel. And anong point, bakit ko siya sinishare? Simple lang. At least, para sa akin, kumbaga, wala akong regret. Kahit ako, ako po personally, kahit na sinwerte po tayo eh. Kasi bago magpo-COVID, talagang grabe po yung naging travel ko. Last year, nasa 10 country yung pinuntahan namin. 10 countries, kung hindi ako nagkakamali, nasa 9 or 10. Kasi I think 2 months, 6 na country yung pinuntahan namin for 2 months. So, dami rin. Kumbaga, pinalad po tayo na bago magkaroon ng lockdown, eh, marami pa rin po tayo na experience na ganyan. Kasi minsan lang po tayo mabubuhay. Diba? Mas masarap mabuhay nang walang regret. Hindi man natin siya mapuntahan ngayon, may mga bagay na hindi tayo mapuntahan. At least, di ba? Pag nakikita mo yung picture ng mga bagay na pinuntahan mo, eh, sasabihin mo, buti na lang talaga. Nagsipag ako. Diba? Yeah. So, andyan po ba kayo? Expert po ba kayo? Saka kulitan po. Yan. So, tuloy-tuloy po tayo, ha? Yan. And ito po, because of empowered consumerism, hindi lang po, diba? Diyos ko. Hindi lang po income ang ibibigay sa inyo. Hindi lang din po kotse. Hindi lang din po travel, bucket list. Kung hindi, at pangarap ko kasi noon pa man magkaroon na ng magandang katawan. Okay, kumbaga, para sa akin kasi, minsan ka lang mabubuhay. Diba? At least, yung lifetime mo na to, kailangan, bago ko mawala sa mundong to, at least na-achieve ko yung pangarap kong katawan. Diba? Yun yung goal ko. Kaya nga ako nag-network kasi gusto ko kung makikita niyo ako nung nag-start ako, mataba po ako, payat po ako. Yan talaga yung tsura ko eh. Pero nung nag-start ako, medyo may laman-laman na onte. Kasi dito, high school pa lang ako eh. Pero nung nagka-fourth year ako nito, nung nag-network ako, payat pa rin po ako hanggang sa tumaba. Sobrang tumaba po talaga ako. Umabot ako ng 200, mamaya may papakita ako sa inyong picture, nasa 200 pounds, sobrang laki, naging obese ko talaga ako. And isa sa reason ko, kaya ako nag-network, kasi gusto ko talaga na magkaroon ako ng oras, makakapag-gym ako, makakain ko yung mga bagay na, makakain ko yung mga pagkain na gusto ko. Kasi pag magpapaganda ka ng katawan, kailangan mo rin ng pera, oras. Kailangan mo na maraming oras. Kailangan mo na disiplina. Kailangan yung nutrition mo maayos yung pagkain mo. Diba? And so thankful ako kasi kung wala ako sa industry ng networking, kung wala ako sa empowered consumerism, malamang. Diba? Malamang sa malamang, eh, baka payat pa rin ako. Ayan. So sa mga, kaya ho, ngayon, diba, ang daming nating oras, kaya i-push po natin, kailangan bago tayo mawala sa mundong to, eh, maranasan nyo naman yung magandang katawan. Diba? Kasi mas masarap pa rin na masarap ka. Ano daw? Nayami ka. Diba? So, yun. Ayan po. Oh, diba? O, shala. Pati si Odetta. Sabi nga, find someone who will ride through thick and thin. Because of empowered consumerism, hindi lang to tayo binigyan ng magandang buhay, kasi binigyan din tayo ng magandang pangangatawan at asawa. O, diba? Ang taba po namin yan, si Odetta, grabe, oh. Extra rides. Lagi naka-extra rides. Oh. Nag-network kami yan, may hawak pa nga kami. Ito lang naman kami nagkakilala. Eh. So dito, sa Empower Consumerism, bibigay sa'yo, kumbaga holistic siya. Hindi ka lang magkakaroon ng magandang buhay. Diba? Yung disiplina, ibibigay din sa'yo. Kasi kung wala ako sa network, malamang hindi ganito yung attitude ko, wala akong disiplina. Malamang hindi rin namin ma-achieve yung ganyan. Ito, nasa Bali kami niyan bago mag-lockdown. Okay? So, yun. Kaya, yeah, thankful. Sobrang thankful sa industry na to. Kasi, hindi lang, alam mo yun, negosyo. And, yan. Ito, siguro, share ko lang. Tuloy-tuloy ko, ginawa yung negosyo. And, ito po, nung ako po'y nag-online, ang market po namin is puro OFW.
Naalala ko ho, ito muna, i-close up ko yung picture na to. Itong picture na to sa left, ayan, maraming nakakita, nung kita nyo naman. Yung picture na yan, nagpapapicture lang po kami sa mga OFW. Hindi po namin kilala yan. Yung nasa left, ha? Ayan, naka-zoom. Hindi po namin kilala. Nang i-stranger kami. Kasi that time, ang binebenta namin, umuwi for good. Kaso, wala pa kaming mga downline na umuwi for good. Kumbaga, wala pa kaming mapakitang result. Nung kami po ay nag-uumpisa. Kaya ang ginawa namin, nung kami ay nag-uumpisa, pumunta po kami ng airport at naghanap kami ng mga tao doon. Tapos sabi namin, ate, pwede bang papicture? Kami naglalagay. Gaganon lang kasi popost namin. O guys, so, oh, ito yung mangyayari sa atin. Nag-start po kami sa attraction, mga kapatid. We started attracting lang. Ina-attract lang namin. Eh, nakalagay pa dyan. No? Sino naman kaya ang susunod OFW niya? Noon pa man po, malinaw na sa vision ko, malinaw na sa akin, na darating yung time, marami ako mapapauwing OFW. Darating yung time, grupo ko, yun yung kiniklaim ko sa mga downline ko. Tayo ang grupo na pinakamaraming OFW na mapapauwi sa buong kampanya. Yun ang plataforma ko noon pa. Kaso wala kami mapakita kahit isa. Kaya ang ginawa ko, sige, practice tayo. Punta tayong airport, papicture. Yeah, diyan kami nag-start. Hindi namin kilala. Hanggang sa may umuwi isa. After trabaho na tinrabaho namin, from attraction, nilagyan ng action, hanggang sa naging reality. May umuwi na isa, may sumunod na dalawa, may sumunod na tatlo, and right now po, grabe, hindi na po mapigilan. Ang dami na po naming mapauwi. More than 100 OFW na po yung napauwi namin for good dito sa Pilipinas. Ayan na po siya. Ito po lahat, totoo na po yan. Hindi ko na po malagay lahat kasi sobrang dami. Oh, pinili na lang po. Ayan. So some of them, kilala nyo, si Jerlyn Etao, si Regine, di ba? Yung na-double na yung picture ni ate Angge, si JB Lara, si Michelle, si Marix. Kumbaga, nag-start lang sa amin sa attraction. Hanggang sa naging reality siya. Kaya kapatid, bakit ko siya sinasabi? Kung may mga pangarap ka sa buhay, paniwalaan mo lang. Kailangan mag-start siya sa utak mo kasi hindi yan magiging reality kung hindi mo a-actionan. Kailangan action din. Diba? And ngayon na po, grabe po. Halos this year, every week po may umuwi. Naputo lang po siya nung nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng lockdown. Pero nung start po ng January, weekly po yan may umuwi. Hindi nga lang isa, dalawa. Dalawa, weekly na OFW. And eto ho. Ayan. Ayan. So, ito po, this year naman nangyari sa akin. So, pinakita ko sa inyo yung result. And malamang po, marami sa inyo nakakaalam na nitong story ko. Pumasok po, 2020. Isa ho sa pinaka masasabi kong dagok na pinagdaanan ng family ko. Ang padre de pamilya namin, ang ama, ang aking sponsor, ang aking upline, ang aking tatay, ang taong bumuhay sa akin. At pinasok ako sa kumpanya na to. Nagkaroon ng income. Nagkaroon po siya ng COVID-19. Nung nalaman ko po yung araw na yan, sobrang, ako po personally, sobrang alam niyo. Hindi ko alam gagawin. Hindi ko alam. And that time, special case si Papa. Si special case siya. Meron siyang, kumbaga, sa family namin, magkaroon na ng COVID lahat, wag lang si Papa. Kasi special case. Mababa immune system niya. Tapos nalaman namin, biglang nagka-COVID siya. That time, hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang tulala din kami. And ang hirap, mahirap ho yung sitwasyon niya. Hirap na hirap siyang humanap ng ospital. Kasi wala tumatanggap. That time, punuan. Tapos special case pa. Ayan. That time, ako ho yung inasahan ng family ko. Walang aasahan. Dahil ako yung nasa Pilipinas at ako lang din yung may kotse. So ako yung parang naging frontliner ng pamilya ko. Almost every week nasa PGH ako, naghahatid ako. Hindi namin nagbibisita si Papa eh. Naghahatid ako ng pagkain, naghahatid ako ng damit, ganun, si Mami nagpe-prepare. And ang pinakamasakit po rito, hindi mo siya madadalaw. Hindi namin siya madalaw. Ang hirap po ng sitwasyon ni Papa. Ang pinakamasakit po nito, yung first week namin,
sa ospital, yun mo yung mahirap. Ay, first week na sa ospital, yun mo yung mahirap. Yung halos kala mo nasa movie ka, yung pala ay pwede palang mangyari sa'yo. Ang masakit pa rin to, muntik pa siya, ano yan eh, ilang gabi din siya na parang na ICU, na, tawag dito, ang hirap kuminga. Tapos, yung kwento niya sa amin, yung mga nakakatakot, alam mo yung mga katabi niya, hindi ko na humaisama lahat sa picture kasi hindi magandang tignan. Yung mga katabi niya sa PGH na may COVID din, isa-isa binabalot. Sa body bag. Ayan o, oh, mayroong body bag. Ayan, katabi niya, oh, biglang binalot na lang kasi patay niya. Diba? So, nakakatakot po talaga. Kumbaga, that time, parang buti na lang din talaga, makita si Papa, grabe yung ano ng doob. Ilang gabi rin yan. And that time, kahit may ganyan akong sitwasyon, still, nagne-network pa rin po ako. Maraming hindi nakakaalam sa grupo. Wala pong nakakaalam sa grupo. Ang nakakaalam lang ang mentor ko, si Upline Josephine, si Doc Connie. Sila lang yung pinagsabihan ko. Kasi ang hirap ko sa sitwasyon ko, wala akong mapagsabihan. Diba? Yung tipong minsan kailangan mo ng kayakap, mayakap, tapos parang may grapa ka, gusto mong maglabas ng ano. Tapos that time, ang dami kong pang problema sa network na kinaharap. Nagtetrain ako, humaharap ako sa tao, naamiti ako. Pero hindi nila alam na may binagdadaanan din ako. Siyempre, tatay ko yun. Tapos hindi mo alam ang gagawin mo. Yung tipong nagtetrain ka, kahit nagtetrain ka, binibigay mo lahat, nagpapasaya ka ng tao, nag-inspire ka. Tapos after nun, hindi mo alam kung yung tatay mo lalabas pa ng buhay or abo na. Pero still, mas pinili ko po maging productive. Mas pinili ko humataw. Sabi nga ng idol ko, ni MacGregor, it's easy to become positive when everything is okay. But the challenge is how to become positive when everything is not okay. Madaling maging positive kung lahat okay. Pero paano kung may sitwasyon ka, may mga problema ka, kaya mo pa ba maging positive? And ako, bakit ko pinili maging positive at maging productive? Wala na ako, hindi ko na control yun. Pinasa Diyos ko na lang. Nag-pray na lang ako. Ilang gabi yun na hindi ako makatulog. Ilang gabi yun na binabangungot ako. Iba yung mga bangungot ko. Pero nilalabanan ko yung utak. Mas pinili ko maging positive. Every time gigising ako, iniisip ko yung tatay ko nakatayo, magaling. Bago ko matulog, nananalangin ako. Tapos iniisip ko yung tatay ko malakas na. Kasi naniniwala ako sa law of attraction. Na pag ako, nag-focus ako sa problema, pag nag-focus ako at nag-worry ako, lalo lang lalala yung sitwasyon. Kaya ngayon ate ko that time umiiyak kasi natatakot siya para kay Papa. Kasi mababain yung system, baka makaano siya. Pero sabi ko ate Kim, huwag kang mag-worry. Kasi hindi makakatulong pag nag-worry kay. Nagra-reject ka ng negative energy, nagra-reject ka ng negative, baka lalo mapalala. Kaya ako, ang masabi ko that time, ang pinakamatutulong ko, mag-iisip na lang ako ng magagandang bagay. Kaya para hindi rin ako ma-negative, naging productive ako. Kasi marami sa atin, kaya lang naman, lalo na po sa mga may problema, lahat po tayo may pinagdadaanan ng problema. Kaso kasi, pag nag-focus ka sa problem mo, lalo mo lang palalaki. Instead na mag-focus tayo sa problema, focus ka sa solusyon. Kaya ako nag-focus ako sa solusyon. Diba? Mas naging productive ako, mas nag-isip ako na maganda, nalalangin ako. And buti na lang po, nasa empowered consumerism tayo. Bakit? Kasi, na-train ho yung utak ko how to become positive. Na-train yung naging ano ko eh, kumbaga, yung pagiging PMA, yung positive mental attitude, yun po yung na-train sa akin. And I'm so thankful sa industry na to. Kasi kung ikaw, kapatid, diba, saan ka makakakita ng industry na sobrang positive, na isang community, natuturuan ka maging positibo mag-isip? Saan po kayo makakakita ng ganyang industriya? Dito lang yan sa networking. Na kahit ano pang sitwasyon mo, kaya mo kahit ano pa gaano pa kalala ang sitwasyon mo, kaya mo makakita ng magandang bagay sa kahit malalang sitwasyon. And good news po, bakit? After ni Papa, good news kasi dahil sa pag-isip natin ng maganda, positive, finally after 65 days. Yeah, finally after 65 days si Papa COVID free na. Yan. And gusto ko rin personally magpasalamat sa
empowered consumerism kasi alam niyo ho sa mga nanonood na nito, tatay ko lang ho ang nag-iisang distributor na kahit may COVID eh kumikita. Kung hindi ko sa nawala. Sa totoo lang ho, that time na flash out siya. He's averaging 6 figures per month even nasa PGH. Kumita po siya that time nasa 200, 300, nasa ospital pa yan. Diba? And ang nakatulong din po bukod sa income, nakatulong po yung Ultra H2. Ito ho, maraming nag-aano pero kami ho hindi ho namin kiniklaim na gumaling siya. Pero nakatulong po kay Papa na galing mismo eh. Abangan niyo po yung vlog kasi papatapos ko na baka bukas or Tuesday. Matatapos na po yung vlog ni Papa. Doon ho, ikukwento niya yung story niya. Nakatulong po sa kanya yung Ultra H2 sa paghinga niya ng maayos. Kaya kung may COVID kayo nakakilala, huwag niyo ho sasabihin na gagaling dyan. Hindi ho ganun. Sabihin niyo, pwedeng makatulong. Kasi kay Papa nakatulong eh. Tapos yung complete natin, nakatulong naman sa family ko. Kasi lahat po sila nag-negative. Walang nagkaroon ng COVID sa amin si Papa. Dahil tumaas yung immune system ng family ko. Diba? And before I end, yan ho yung nangyari. So, masaya kasi nasa bahay na siya. And magaling na siya. Shout out kay Papa kung nandiyan ka, nanonood ka. And siguro before I end, let me end with this, yun. Dahil sa, meron pa pala. Ayan, sige, tapusin na natin. Dahil ho, kung ako ho, hindi naging productive, malamang hindi ito mangyayari sa amin. Umuwi yung papa ko June 12, sakto araw ng kalayaan. And tuloy-tuloy po yung ratrat ng buong grupo ko, kasabay po ako, tuloy-tuloy din yung hataw namin. And because of empowered consumerism, ito po yung kumita under our organization, may organization, last June. Sa buong grupo po namin yan. Lahat po sila nag-six figures. Si Mark Losa, nag-392,000. Grace Conejero, 225. Genesis Yabo, 217,000. Marlon Garyut, dating OFW South Korea, 163. Jerling Ita, 155. Edmer, 150. Rinderila, 149. Si Odette, wife, 143. Sarah, 134. Lala Baksa, 102. And so on and so forth. Yan po yung kumita na 6 figures under my organization. And sobrang hindi po mangyayari sa amin yan kung hindi dahil sa empowered consumerism. And syempre, dahil sa ganda ng sistema ng buong J-Lim Project. Diba? J-Lim Project po talaga, kumbaga utang na loob namin dito sa community ng J-Lim Project. And yon. And ito po naman yung sa akin, yung nangyari sa akin. Last May, kinita ko po nasa 811,000. And last June, kumita po tayo ng 1.5 million. 5 weeks income from May 24 to June 30. Yan. So ito po ay resulta ng tuloy-tuloy na hataw sa online. Ito po ay pure online. Even lockdown, even quarantine, eh pwede ka pa rin talagang kumita ng malaki. Yeah. So tuloy-tuloy na po tayo. Imagine niyo guys, kung ako nag-focus ako sa problema, malamang hindi ko kikitain po. Kung ako nag-focus ako sa problema, hindi sa solution, malamang hindi ito yung earning. And actually, hindi yung hindi yung result dito yung earning. Ang pinakamasasabi ko, ang pinakabinigay sa akin ni Easy, ni Empowered Consumerism, is the man that I become. Kung ano yung pagkatao na namold sa akin ngayon. Para sa akin, given na yan eh, kotse, income, travel, bucket list, magandang lahat. Given na yan. Pero para po sa akin, ang priceless, yung pagkatao na namold sa akin ngayon. Yung ibang-iba ho ako, kung makikilala nyo lang ako noon. Binubuli ako, hindi ako marunong magsalita. Mahiyain ako. Wala akong kumpiyansa. Pero dahil sa industry na to, because of empowered consumerism, namold yung buong pagkatao ko po. Sabi ko nga, we don't grow when things are easy. We grow as we face challenges. Diba? Kaya kung may pinagdadaanan ka, huwag kang malulungkot. Kasi diyan ka mag-grow. Para sa akin, ang nagpapakulay ng buhay natin, Challenges. Ang nagpapakulay ng buhay natin, challenges. Kung walang challenges, wala. Saan ka makakita ng movie? Movie, palabas. Manood ka ng movie na walang problema. Nakaka-excite ba?
Di ba hindi? Hindi nakaka-excite. Kaya kung meron kang challenges ngayon kapatid, okay lang yan. Test yan sa'yo. Test yan na kailangan mo ipasa. Kasi once na naipasa mo, ang ganda ng kwento mo at ang dami mong mai-inspire. Kagaya ng nangyari sa akin. Imagine niyo kung ako nagmukha ako sa problema, malamang wala akong makukwento story ngayon. Nagamit ko pa siya to inspire people. Diba? Pampaganda ng kwento ang challenges. Kaya sa lahat, kung may pinagdadaanan ka ngayon, kapatid, isa lang ang sasabi ko po, laban. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, nasa abroad ka, laban. Kung may sakit ka ngayon, may COVID-19 ka, laban. Kung hirap ka na sa buhay, laban. Kahit ano pang sitwasyon mo, kapatid, laban lang. Duterte. Diba? So tuloy-tuloy tayo. Anong resulta? Sabi nga, ito ay galing sa aking idol. Sabi nga, ito po hindi ko makukuha na hindi po ako talented. Sabi nga ni McGregor, there's no talent here. This is hard work. This is an obsession. Talent does not exist. We're all equal as human beings. You could be anyone if you put in the time. You will reach the top and that's not. I'm not talented. I'm obsessed. Dito ho, nakarelate ko ako gusto. To be honest, makikita niyo ako nung nag-start ako, hindi naman ako magaling. Hindi rin ako magaling magsalita. Hindi ho ako ma-technical na tao. Hindi rin ho ako yung pinakagwapo. Para sa akin, ako ho yung pinakagwapo para sa sarili ko. Pero marami hong gwapo, marami hong magaling. Marami pong magaling sa online. Siguro yun na lang yung tinawag sa akin. Pero mas marami magaling sa akin. Aniniwala ko doon. Malamang ikaw pwede mas magaling ka sa akin, kapatid. Alam mong meron ako, I'm obsessed. Obsessed ako maging successful. Sabi nga sa nabasang libro, sa 10 times rule, obsession is a gift. If obsessed ka maging successful, gift yan. Sabi nga, yung duda daw, nabibigay lang yung duda sa mga taong hindi uma-action. Kaya kung ikaw, alam mo naman na nagsisipag ka at alam mo na talagang deserve mo na umaman dahil nagsisipag ka, 100% kailangan yung belief system mo kasi for sure makukuha mo. Diba? And last, before I end my story, sana po na-inspire kayo. Ito. Yeah. Success isn't the result of arrogance. Lampakistin siya. It's the result of belief. Diba? So, malamang marami po sa inyo may ma-inspire. Meron namang siguro. Ewan ko, may nayabangan pa. Pero sa akin, ang bottom line, for me, may success. Hindi man ako sobrang successful pa ngayon. Kasi para po sa akin, ano lang to eh, warm up pa lang eh. This is just a tip of an iceberg. Yung nangyayari po, actually, sa buong EC, sa atin, this is just a warm up. We are on, papunta po tayo dun sa, gold. Actually, we are on the golden age of digital era. And sobrang dami pa pong yayaman sa empowered consumerism. Kaya kapit lang. Kaya ito sa akin, quotes ko to, success is the result of arrogance, it's the result of belief. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang maniwala sa ginagawa mo. Kasi pag naniwala ka, lahat ng tao hindi na maniwala sa'yo, okay lang. Pagtawanan ka. Sabihin sa'yo na hindi mo kaya, okay lang. Importante ikaw naniniwala ka sa sarili. Kasi ikaw lang sapat na. Bakit? Merong ikaw at may malaking Diyos na kakampi mo para makuha mo pangarap mo. Yun lang sapat na para maging successful. Diba? So ako, bakit ako baliw na baliw sa industry na to? Simply because ito yung industry na napakadaling gawin at napakadaling umaman. Kung pupunta ka sa MMA, kailangan muna mabagbog ng gusto bago ka umaman. Sa boxing, ganun din. Sa artista, kailangan sobrang gwapo mo, sobrang ganda mo, sobrang galing mo umarte. Sa networking, kahit sino, pwedeng umaman basta't masipag ka lang. May sistema na, gagawin mo na lang. And last, before I end, last, ayan. Nandiyan na ba? Ayun. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Ilang minutes na ako? Sabi ko, 1 hour lang. So, guys, okay. So, before I end, isa lang masasabi ko, hataw.
Hustle. Wala namang ibang sikreto eh. Hustle lang. Hustle until your dream life becomes your reality. Hataw lang tayo, kapatid. Wala namang masama eh. Bakit? Simple lang. Walang namamatay kakahataw sa network. Tandaan nyo po yan. Walang namamatay kakahataw sa network. Pero maraming namatay na OFW dahil sa overfatigue sa trabaho. Maraming namatay na OFW na pinapauwi ng Pilipinas, sobrang payat at sobrang hirap sa sitwasyon niya sa abroad at may sakit. Maraming namatay na ganyan. Kung ikaw OFW ka, nakikinig ka sa akin niyo, huwag mo nang hintayin. Huwag ka nang maghintay ng susunod na story na floor contemplation. Ang daming ganyan story. Walang namamatay sa kakahataw. Kaya kung may opportunity ka na kagaya ng empowered consumerism, hatawin mo na ang todo. Ibigay mo na lahat. No reservation. Bakit? Sulit ang buhay na ibibigay sa iyo ni Easy. Walang namatay sa kakahataw. Maraming namatay na tao na ospital. Maraming namatay na tao sa sakit. Kasi walang maibayad sa ospital. Ilang COVID patient ang namatay dahil hindi maibayad ng pamilya? Ilang tao ang may sakit na hindi mabayad ng pamilya? Ilang tao ang namatay sa gutom, sa hirap ng buhay? Kaya kapatid, kung meron tayong opportunity na ganito, hatawin natin. And last, sa akin, minsan lang tayo mabubuhay. Sarapan mo na. Kaya kung ikaw nanonood ka sa akin ngayon at nai-inspire ka, okay lang yan. Ma-inspire ka ng ma-inspire. Okay lang yan. Ma-inspire ka. Bakit? Kasi ngayon, nai-inspire ka. Ngayon, nakikinig ka sa akin. Pero let me tell you this, one thing for sure. Darating yung time, hatawin mo ng hatawin, ng hatawin, ng hatawin, ng hatawin. Tuloy-tuloy lang ang hataw sa Easy. Darating yung time, kwento mo naman ang ikukwento mo at kwento mo naman ang makakapang-inspire na sobrang daming tao sa buong mundo. So sa akin yun lang po, you only die once but you live every day. So enjoy life and be inspired. Minsan ka lang mabubuhay. Sarapan mo na. So yun lang guys, and I hope marami po kayong natutunan, and I hope nakapag-share po ako sa inyo ng something, and I hope na inspire ko po kayong lahat. And again, this is Dhon Bade. Thank you po and happy changing life. God bless sa lahat ng Easy. God bless sa lahat ng taong humahataw. God bless Jaylin Project. Thank you, Jaylin Project. More power. Bye-bye. Bye-bye. Power!